bagamat po ay magkapatid nga at hindi po nila kasundo ang kanilang hipag na si Rodeline. Ang tanong ko, Lot-Lot, ilang taon ka no nung dumating sa buhay ng kuya mo, si Rodeline? 6 years old po ako. 6? Noong mga panahon na yon, namatay na ang magulang ninyo. Ano ba ang dahilan? Bakit sila namatay? Ano po yung... Napaka-bata naman nilang namatay. Sa alak po eh. Tapos sa sobrang pagod po. Overpagod yun. Oo. Tapos... So alak, tapos kayo umiinom pa rin, Lorna. Kasi ayun na po. Po eh. Kumbaga po, yun po yung kasakasiyahan lang po ng mga kaibigan kung may mga party. Kasiyahan, pero parang madalas ang kasiyahan. Hindi po, hindi po. Kada Sabad at Linggo lang po kami nagiinom. Pero hindi naman po araw-araw yun lang. Ikaw naman, apat ang Sabado, apat ang Linggo. Minsan eh, malasing ka pa, tatlo lang ang Sabado, tatlo lang ang Linggo. So yung sinasabi mo, Lot, na hindi kayo binibigyan ng pera noon ng Kuya Jun mo, bakit si Kuya Jun ang inaasahan ninyo? Eh, may panganay si... pa. Wala na po. May Marcelo pa, di ba? Wala po yung si Marcelo po eh. Bali, nasagalaan po, hindi po namin makita so, kaya. Bali, ang kuya namin nakatira sila, Rodeline at kuya ko so, po. So parang po. Lumalabas, Lot, ang mga magulang nyo na lumalabas ay si Kuya Jun nyo at si Ate Rodeline. So, mga kalating buwan lang po kami sa kanya. Tapos lumayas na po ako, nangalayag po ako ng basura. Bakit kayo kailangan lumayas? Kasi po, ano eh, magulo, lagi sila nag-aaway, magkasawa po eh. Ah, nag-aaway din sila opo. Palagi. Okay. Una po nga yung ano nila sa notebook. So, kailan ka bumalik? Hindi na po ako bumalik. Hanggang sa nag-asawa po ako. Tapos yung asawa nga yan, nasaksak po ng asawa ko. Bakit kailangan umabot doon, Lot? Dahil po sa alak. Kasi po, ma'am, yung kuya ko po, pag nakakainom po yan, makulit po talaga yan kahit... Kaya nga. Be. So, bakit hindi natin pigilan at kaya tulungan na huwag niyang siya nga po ang pumigil sa asawa niya. Anong ginagawa? Nilalayasan niya yung asawa niya. Doon siya sa nanay niya. Nagpapakasarap. Yung mga anak niya nandun. Yung asawa niya, lasing. Tapos paghating kami, gigisingin kami. Kami ang pagbubunta nga ng galit. Siya wala. Nandun sa nanay niya. Ang sinasabi naman daw kasi ni Lorna, Rodeline. Miiwas. Tapos kami ang ginugulpe. Miiwas ka saan? Yung mga bayaw. Kasi ako lagi naaway ng asawa ko. Dapat ikaw nga. Ligasyon mo yan eh. Ayoko nang inaaway ho ako. Umiiwas So parang ang ginagawa naman ni Ate Rodeline, para iwas gulo na lang din, umaalis siya. Para hindi sila mag-away. Gusto ko rin malaman din kasi Ate Lot-Lot, so nung namatay na ang inyong mga magulang, yung dalawang kapatid ninyong matanda, sa inyo, hindi nyo maasahan. So, ang sumunod na doon ay si Kuya Jun. Opo. So, hanggang ngayon, sa kanya pa rin kayo umaasa? Hindi na po. Mula lang 6 years old lang po ako. Hindi na po! 6 years old lang po ako nung nandiyan. Tapos mga kalahating buwan po, umalis na po ako. Tumira po ako kay Ate Luz ko sa kasiglahan po. Doon na po ako. Siya nagpaaral sa akin. Hanggang sa nag-asawa po ako ng 15 years old. So, pakiramdam nyo, nung mga time na yun, nung bata kayo, nagdadamot si Rodeline sa inyo? Opo, opo. Paano nagdadamot? Baga po, pag-iingi po kami, yung pumunta nga lang yung kapatid ko doon sa ospital, na ospital yung anak kong bunso, nagalit pa nga po yan eh. Paano nagalit? Nagbigay lang 200 na pera doon sa ospital para lang makapangabot na pangkain eh. Para pero may anak na ba sila noon? Meron na po. Ah, hindi. Pero kailangan din unawain ninyo na, syempre, kasi may pamilya na. Malakas naman po sila kumita. Ang dalawa po sila malakas. Mga, pag may mga pera sila, mga makapag-down sila sa amin, ganun. Oo, pero kasi Lorna, wala na rin tayong pakialam kung malakas o mahina silang kumita. Kaya nga po kanila eh. Na yun. Opo, kung magkano man ang itulong, niya, kung magkano man ang itulong nila. Hindi ako naiingit sa'yo, maiingit ako. Ano okay, sandali lang. Kasi ganito yun eh, may ugali kasi tayo na pagkakapatid, dapat 50,000 ang ibigay. Eh kung ang kaya lang itulong, 500, dapat magpasalamat na tayo doon. Kahit nga 100, nagpapasalamat ako, at least nakatulong sa akin eh. Hindi yung may sama pa ng loob, nakatulong ha, may sama pa ng loob, panunumbat, wag na lang. So tumutulong pa rin. Panunumbat naman kapalit. Hindi nga siya marunong maglinis ng bayan. Dumi-dumi ng bahay na ila. Parang daig pa ng basurahan doon. Nandun yung mga gamit, nakasampay. Mga banyo, mga hindi makapaglinis? Kuya ko, nung umalis kami, yung pinalayas nyo kami, ang taba ng kuya ko. Ngayon dumating, pinabayaan mo ngayon. Ang payat-payat niya. Pinalalaban mo, bulag niya. Ang tibay niya. Ang kapal na mukha mo. Ganap buhay ko ako. Madaling araw pa lang ho, nagtitinda na ako para may pambaon pang almusal ang pamilya ko. Tapos uuwi po ako. Mamaya alas 12 na naman, magtitinda na naman po ako. Pag uwi ko po, pag tinda, papakainin ko po sila. Tapos po, pag mamaya-maya uli ako, alas 6 po, magtitinda po uli ako. Napakahirap, Dr. Camille.
parang hindi yata talaga tama na sila ay tumira ng magkakasama dun sa bahay na yun. Pero bakit po kaya, Dr. Camille, na umpisang-umpisa pa lang, eh ayaw ni Lotlot, ayaw ni Lorna, lahat sila, pitong magkakapatid, ayaw kay Ate Rodeline. Parang ganun ba yun? Yung hindi mo pa kilala, mainit na yung dugo mo? Chang, yun yung tinatawag nating negative transference. Kasi karaniwan, ito ay nangyayari lalo pat kung ikaw ay bagong salta sa isang lugar na ito, lalo siya'y gagawing, ano, bali ginawa siyang, ano, na asawa ng kanyang kapatid na hindi na-explain eh. Dahil una-una, alam nila na ang tutulong sa kanila yung kanilang, ano, kapatid na yung kuya. Tapos aagawin niyo sa amin yung tumutulong sa amin. Paano na kami? Ang litlit pa namin, binibigyan, nadideprive na kami sa mga ganito. Tapos mag-aasawa siya, magkakaroon siya ng anak. Paano kami? Palaging ang nangyayari, yung mga natitirang mga mas nakakabata, imbis na isipin nila na eto makakatulong si Rodeline, they will think na hanggang sa mapofocus na ang mindset nila, si Rodeline ang magiging susi para maging miserable ang mga buhay namin. Oo. Hindi yun. Hindi yun ang ano namin sa kanya. Eh ano? Ibig sabihin, porkit nag-asawa yung kuya ko, matatanggal lang kami ng yung suporta dahil nandiyan ka na. Hindi kami maasa sa inyo. Wala nang nag-aaway sila mag-asawa. Malis kami daw. Kasi ayaw namin. Malis pa lang, malit pa lang kami. Ayaw namin mang magulo rin eh, na nag-aaway. Nagbabatuhan sila ng mga plato mag-asawa. Nagbabaranggayan sila. Kaya umalis kami doon. Doon ako tumira sa kasiglahan. Ate ko ang nagpatira sa akin. Hindi ako bumalik. Wala na ako hanggang ngayon. Hindi sila. Sinundo po ako ng kuya ko doon sa payatas kasi may sakit yung anak, yung asawa niya. Mapapabayaan yung mapapabayaan. Di ba nagdadala ka pa nga doon ng gatas dati? Kasi di ba ano sakit? Sino may sakit? Nabinat siya eh. Munti ka na siyang masiraan ng ulo. Nagkasakit po kayo. Undifferentiated saisyoropenia. Ano po ba yun? Undifferentiated saisyoropenia. Undifferentiated schizophrenia ang sinabi sa'yo. Oh, nakalagay po sa medical certificate ko. Kaya nga napabayaan mo yung mga anak mo eh. Nagdana ako yung mga anak sandali, mo. Okay, sandali. Ipapaliwanag sa inyo ni Doktora kung ano yung sakit na yon ni Rodeline. Kaya hindi namin pinapatulan eh. Alam nyo, kung kayo ang pumapatol, kayo ang sasabihin kong may depresya. Kasi... Pasensya na, kasi alam nyo, ang sakit na undifferentiated schizophrenia, pag nasabihan po kayo ng ganun, ito na po yung ultimate na medyo ang ating pag-iisip ay wala ng kakayahan para maintindihan ang mga problema. Ang mga ginagawa po ay kumisan sa liwana dahil sa sobrang naramdaman na problema before, meron na siyang nakikita, kumisan kahit na wala siyang nakikita. Nakakapagsalita siya sa kanyang sarili, na akala niyo nagsasalita siya mag-isa. Umaabot siya sa punto na gawa siya ng gawa pero wala siyang nabubuo doon sa mga ginagawa niya. Kaya kung meron man na biglang parang sisigaw siyang ganun, akala nyo hindi niya maintindihan at hindi niya kagustuhan yon. Tandaan nyo, yung may mga ganong klaseng sakit, hindi niya kagustuhan. Maaaring sasabihin nyo na binat yan. Bakit na binat? It's either nung panganganak po niya, siya ay nagkaroon ng postpartum depression. Unfortunately, hindi siguro po yun natulungan at hindi siya nabigyan ng iba yung na gabay para sabihin na gamutin yung depression na yon. Aabot yan sa punto na tataas ng level. Pero ako'y natutuwa, Rodeline, kasi kaya mo yung sakit mo eh. Alam mo, sa ibang mga tao yan, hindi kaya yung na nakakaharap sa amin at makakapagsabi ng tama na ganito yung pagkakaintindi niya. Dahil karaniwan, yung mga ganyan ay pumapasok na sa mga paggamutan na para sa kaisipan. At katanayan nga, Dok, nakakapagtinda pa siya, nakakapaghanap buhay siya, nagagawa niya ng paraan na mabuhay at gampanan yung role ng isang lalaki dahil nga hindi na magawa ni Mang June dahil siya ay bulag, nakakapagtrabaho siya pero wala siyang ibang inaasahan kundi ang sarili lang niya. Paano? Nagbibigay yung kapatid ko sa kanya ng nagtitinda rin ng sisiw. Ano sinabi niya? Pambisyo mo na lang niya. Huwag ka na magbigay kasi nagdadrugs ka. Hindi nagdadrugs yung kuya ko, yung kapatid ko. Kahit pag-drug test mo yan. Binatuho ako. Ganyan talaga ugali niya. Binatuho ako. Binato. Paano kasi nangunguna kayo? Pero... Lorna, hindi mo ba naunawaan yung sinabi? 1 year na po. Ang sinabi ni Doktora Lorna, merong karamdaman si Ate Rodeline.
Naku mga kasawsawan, maliban po kina Lorna at Rodeline, may dalawa pa silang kapatid na kailanman ay hindi daw mapapatawad ang kanilang hipag. Narito po sina Marshall at Luz Villarreal. Pasok! Marmar! Ba'y ang babanta ka sa akin? Bakit? Galit kayo kay Rodeline. Nung bayaw niya, sabi niya, pag dumayo daw ako sa lugar nila, papagulpi daw ako. Sino ang nagsabi noon? Gold siya. Ako na nga lang tumutulong sa kuya kung nagtitindang sisiw eh. Binubugbog mo yung asawa ko eh. Binubugbog mo, bulag na. Hindi ko binubugbog yun. Pumupunta rin yung anak ko. Ayos ko. Pumupunta yung anak ko. Galing mo na. Sa lola niya. Pumupunta po ron. Binubugbog daw yung papa niya, neto. Nagsusumbong po bakit sa lola. Bakit kailangan saktan ninyo si Mang Jun? Bulag na ho. Inaaway nila yan kahit lasing na. Pag mga lasing. Kasi ikaw kasi kasawa! Luz, sandali lang! Sandali lang, Luz! Marmar, bago ko kayo tinawag, narinig niyo ba ang sinabi ni Doktora na may karamdaman si Rodeline pala? Pareho silang mag-asawa na may... talaga karamdaman yan eh. Pinaliwanag po ni Doktora. Mati nag-asawa siya, wala. Dalaga pa lang naman siya, wala naman siya tibir. Siya, matino naman siya. Matino naman eh. Pagod po. Ay. Mamaya ipapaliwanag natin kay Ate Luz at kay Marmar ang mga sinabi ni Doktora. Pagkatutukan ninyo, dito lang yan sa Lagisang.